Rubik's Cube ay isang laro ang binubuo ng anim na panig na may iba't ibang kulay. Sa bawat paggalaw at pagpihit dito ay makakabuo tayo ng iba't ibang larawan. Magandang araw! Ako si Gia Perata at ito ang UPTV Online Profile Student Edition. Makakasama natin ngayon ang isang UP student na may kakaibang galing sa iba't ibang larangan, particular na sa pagbuo ng Rubik's Cube. Panoorin natin ito. Si John Edison Ubaldo ay isang speed cuber. Siya ay sumasali at nananalo ng mga iba't ibang speed cubing competition kung saan pabilisan sila ng mga iba't ibang cubers na makabuo ng kanilang mga Rubik's Cubes. Ang kanyang record ay isang napakabilis na 9.43 seconds na naglalagay sa kanya sa rank 315 sa buong mundo. Bukod sa pagbuo ng original o 3x3 na Rubik's Cube, kaya din ni John Ed na bumuo at manalo sa mga kompetisyon ng mga mas komplikadong mga cubes, katulad ng mga 2x2, 4x4, at 5x5. Ngunit hindi lang yan ang kaya ni John Ed. Kaya din niyang magbuo ng Rubik's Cube na gamit ang isang kamay, gamit ang kanyang mga paa, at ang kategorya kung saan siya pinakamahusay habang nakatakip ang kanyang mga mata. Ito si John Edison Ubaldo, speed cuber at scholar ng bayan. So magandang araw, John Ed. Maraming salamat sa pagpapaunlak mo sa amin at pagpanggap ng invitation mo dito sa show natin. Gusto lang namin malaman ngayon yung mga naitudulot ng pagbuo ng Rubik's Cube sa buhay mo as a UP student. So, June 2007, nung nag-start kang mag-aral ng Rubik's Cube, di ba? So, around 6 years na. 6 years ka na nag-Rubik's Cube. Paano anong meron sa yung Rubik's Cube na hanggang ngayon, after 6 years, ay naglalaro ka pa rin ito? Sa amin kasi, as cubers talaga, yung mga additibang nag-cube, isang hindi lang kasi siya laro eh. Inaaral kasi yung Rubik's Cube. Parang as long as may aaralin ka sa isang bagay, parang mafuel mo yung interest mo talaga na i-discover pa kung ano pa yung dapat mong aralin dun sa bagay mo. Kaya naman, kahit ilang taon na, hindi pa din nawawala yung thrill ng paglalaro at pag-aaral ng Rubik's Cube. So, diba, from sa Rubik's Cube, from being a cuber to being a broadcast communication major, so medyo malayo. Paano mo nagagamit yung mga skills mo sa Rubik's Cube sa major mo na Broadcom? Siguro, as a Broadcom student, when it comes to productions, kailangan natin ng presence of mind. And dapat mabilis tayo mag-isip. Lalo na pag, for example, sa track of broadcast journalism, kapag nagko-cover ka ng mga balita for your productions or nag-i-interview ka, dapat alerto. Yung nga sabi nila alerto, tas handa ka lagi. Parang ganun pag-broad. And sa Rubik's Cube, pag nagsasolve ka, kung gusto mo yung speed cube ay mabilis ka, dapat alerto ka. Mabilis yung takbo ng utak mo. While you are solving a specific part of the cube, you are already planning your next step. So, medyo nare-relate ko yung planning stage ng Rubik's Cube sa kung paano ko pinaplano din yung mga gawain ko. And kung yung approach ko, yung pagiging alerto and pagiging, yung presence of mind yan, sinasabi. Yeah, so, from, sabi mo nga, yung bilis sa pag-iisip, saka yung concentration. So, paano mo na i-a-apply naman yun bilang isang UP student? Alam naman natin na ang academic studies sa UP medyo mahirap. And for me, masasabi ko, medyo madami ang distraction sa UP. Kaya, yung concentration pag nagsasolve, yung parang yun din yung kailangan mo pag nag-aaral ka sa UP. You have to be concentrated, you have to know your goals. Kasi pag na-distract ka, I firmly believe na pag nasa UP ka, dalo lang yung pwedeng mangyari sa'yo. Pag nakafocus ka, you will be successful. Pero pag you let distractions, it will destroy you. Yung distractions na yan, pwedeng makasira talaga sa'yo as a person. So, meron tayong iba't ibang estilo sa pagbuo ng Rubik's Cube. Ayon sa official records mo, pinaka nag-excel sa speed cube niya or yung blindfold exhibition category. Paano mo sinanay sa sarili mo upang maging eksperto sa larangan yun? Well,
siguro ilang years din na yung una ko kasing ginawa is nag-aral ako ng videos on how to solve the Rubik's Cube blindfolded. Parang step by step talaga. As in every step, tinry ko munang i-polish yung skills ko sa every step ng pagsasolve blindfolded. Then, nung contento na ako dun sa level of skill, sa ganung part ng pagsasolve blindfolded, nag-next step na. Parang, and siguro, yung pagsasali sa competitions, nakakatulong talaga siya. Yung sinasabi nilang experience. Kasi, pag nakasali ka ng competitions, iba yung knowledge and experience na nakukuha mo from ganung competition nga. Kasi iba yung naglalaro ka with pressure and with audience kesa nagpa-practice ka ng sarili mo lang. Parang may mga nangyayari nga pag competitions na marunong sila mag-blindfold, pero pag competitions na hindi nila nasa-solve kasi along the way while executing yung solution na ginawa nila for blindfold, nagkakamali sila because maybe of kaba, mga ganun. Parang may konting mali sa execution nila dahil nawala na concentration. And yung kaba nga, kasi minsan pag nanginginig yung kamay mo, yung miss na one slice lang, nagiging dalawang slice yung nagagawa. So, yung ganun. Okay. Maraming salamat, John Ed. So, ating nalaman ang mga kahalagahan at ang learnings ni John Ed sa paglalaro ng Rubik's Cube. Sa ating pagbabalik, pag-uusapan naman natin ang iba pang mga talento ni John Ed. Maraming salamat. Si Gia Peralta at ito ang UPTV Online Profile Student Edition. Nakita po natin buo Ed ni John Ed yung Rubik's Cube sa pamamagitan lamang ng isang kamay. At kaya nila pag-usapan na natin yung mga bagay na naidulot sa buhay niya ng pag-Rubik's Cube. Ngayon naman, alamin natin ang iba pang talento ni John Ed. So, John Ed, hi again. From Rubik's Cube and then member ka din ng UP Chess team, and you won fourth place a few years. Last year. So aside from that, head ka rin ng Mass Commotion, ang dance troupe ng College of Mass Communication, and you're a member of Himig Masscom, yung choir naman here sa Masscom. So paano mo na-handle efficiently yung mga iba't iba kasi sila eh, iba-ibang larangan. Paano mo na-handle at mabalance efficiently yung mga responsibility mo na yun? For me, siguro a little of priorities lang. Parang time management din. Dapat alam mo kung ano yung bagay na ipo-focus mo. And marunong ka mag-alat ng time for your craft. Kung gusto mong i-hone yung skill mo sa isang bagay, pag bibigyan mo talaga ng oras, you won't waste yung time mo sa mga bagay na hindi naman talaga makakatulong sa'yo as a person. And hindi naman talaga makakatulong sa pag-nurture ng katauhan. So, parang ganun lang ako. Gusto ko lang gawin yung passion ko. Talagang nagbibigay ako ng oras para spend time to nourish my skills, to empower my skills. Parang ganun lang. Okay. So, di ba, you're a research assistant for the official publication of Masscom. From being a cuber, a player, dancer, singer, and writer, hindi mo pumapasok sa isip mo na to let go one of these activities and just focus on one thing? Minsan, naiisip ko yun. Pero, sa akin naman kasi, as long as kaya pa din naman ng oras.
kaya pa din naman ng sarili ko na i-handle yung situation. Go lang. Pero naisip ko na yun eh, pag dumating na talaga sa time na may dapat ang i-let go because yung isang priority, mas kailangan ko yun. I-let go ko na talaga yung iba doon. Okay. So, maraming salamat sa pagdalo sa ating show ngayon, John Ed. At ako po muli si Gia Perata, di ba? UPTV Online Profile Student Edition. Tulad ng isang Rubik's Cube na nabubuo sa bawat pag-ikot at pag-alaw, natutunan natin kay John Ed na ang buhay ng tao ay mas nagiging makulay sa bawat pagsubok na ating nalalagpasan. Ako po si Gia Peralta at itong UPTV Online Profile Student Edition.